Hey guys, what's up? So start tayo, workplace muna tayo. Kailangan yung workplace nyo, yung essential nyo naka-default. Tapos workplace reset para maayos tingnan yung gagawin yung project. So itong mga bandang nasa left button, masyadong kailangan siya. So i-minimize natin. So kailangan ko lang yung layers, drag natin sa bandang ilid. Gawin yung right. Yan, nakita ko na yung layers. So ito lang na kailangan ko. So i-minimize na natin yung iba. So i-start tayo guys sa mga tools ng Adobe, basic Adobe tools. Papansin ninyo sa bandang left, mga machine tools. And guys, first tool tayo, move tool. Pinakamadali lang ito guys, pinaka-essential sa Adobe Photoshop. Ito yung pamamaraan para mag-drag o drop yung image sa mga layers. Ayan guys, so sample tayo. Ayan, drag ko lang sa isang layer. Second tayo, yung artboard tool. So, para isa siyang pagka-crop na isang picture, pero gusto mo sa isang canvas mo, marami siyang image. So, gawin natin to guys. Ayan, crop tayo. Siguro yung magandang view. Ayan. Sample tayo guys ng crop. Ayan. Pagka na-crop nyo na siya, lalabas yan. May mga parang plus-plus sa gilid. Ayan. Pindutin nyo lang siya. Ayan. Dadami siya hanggang sa mapuno nyo yung isang project nyo, isang yung canvas. Sa isang file, makikita nyo marami siyang mga image na pwede nyo lagyan ng iba't iba. Yan yung artboard tool guys. Depende sa inyo kung gaano kadami yung image ang gusto nyo gawin sa isang project o sa isang file. So first tayo guys, rectangular mark tool. Madali lang siya guys. So parang cropping lang siya. Kukuha kayo ng isang image and then idadrop nyo siya sa isang layer. So example tayo ito guys. Yan. Tapos cut, then layers tayo, then paste. Yan. So yung gusto nyong image na makuha sa isang picture, gamit yung rectangular marquee tool. Mas mabilis siya kaysa sa cropping. Ayan siya guys. So apply. Ayan. Ayan. Depende na lang sa inyo kung hanggang saan gusto nyo yung size. Ayan. Undo tayo guys. Undo. Okay. Next tayo guys. Elliptical marquee tool. Ano nga ba yung elliptical marquee tool? Para siyang oval or circle na size. Yan, circle size siya. Yan, ikaw tayo yung circle. Tapos isang image lang kunin natin dun sa isang picture. So edit, cut and then paste. Yan, yan siya guys. So circle siya. Para lang siyang rectangular marquee po. Sabi, paste nyo lang siya sa isang layers. So undo tayo. Next tayo sa single row marquee tool. Ano ba yung single marquee tool? Yun yung hindi nyo siya makikita guys kasi hindi siya obvious. Makikita nyo lang siya sa pixel. Pagka minacro nyo, sinung nyo yung isang image, makikita nyo yun. Kasi
hindi siya visible ng mata natin. Yan. Tapos next, yung single column marquee tool, vertical, para straight line siya. Ayan. Ayan, guys. Same siya, hindi ko rin siya makikita kasi nga, single. Parang ikaw, single. Okay, next tayo, guys. Doon tayo sa lasso tool. Ano ba yung component ng lasso tool? Una yung lasso tool, ayan siya. Yung kinukuha mo yung isang image, ito yung pinaka ginagamit pag lalo na pag-change, pag-cropping ng isang image, tapos papalitan nyo ng background. Ayan. Hindi siya masyado sharp. Medyo mahirap siyang gamitin yung lasso tool, yung una siya, unang apps niya. Ayan. Ayan, ganyan siya, guys. Naman tayo sa undo. Ayan. Tapos next tayo sa polygonal lasso tool. Ano ba yung polygonal lasso tool? Mas mabilis siya, guys, lalo na yung polygonal lasso tool. I-click nyo lang siya, sasama na yung parang line niya sa isang image. Mas madali siya kaysa doon sa una sa lasso tool. Ayan, ayan, sa example tayo, yan. Ayan. Ayan, ayan lang gusto nating kunin, yan. I-click nyo lang siya, yan. Yan, delete. Yan, mati-change nyo na yung background o pwede nyo siyang kuhanin yung isang image na yan. Palitan nyo, tapos lagyan nyo sa isang layers. Yan, ganyan siya. Next tayo, magnetic lasso tool. Mas mabilis din siya, guys. So, para lang siya sa mga Android na ginagamit na application, lalo nung pag-change background niya. Click nyo lang siya, sasama na yung pinaka-line niya, yung outline niya. Kasi nga magnetic. Yan, click nyo lang siya, yan. Yan. Yan, yung pinaka-mabilis na ginagamit, lalo na sa pag-change background. Yung outline niya. Ayan, di ba? Sharp siya. Mas madali nyo makukuha yung isang image o makakopy sa isang layers. So, next tayo, guys. Punta tayo sa quick selection tool. Para na din siyang cropping. Para din siyang lasso. Pero mas accurate din to. Itong isang tool na to. Ayan. Mas mabilis siya. Ayan. Yan, guys, yan. So, punta tayo sa magic wand. So, click tayo dito. So, magic wand siya. Yan. Nasasama siya agad sa, diba, nawala pati image. Yan yung quick selection tool. Yan. Tapos nun, punta tayo sa baan natin para hindi masama yung isang image. Yan. So, mas quick siya. Yan. Diba? Mas madali siyang gamitin. Mas comfortable siyang gamitin. Yan yung quick selection tool. Mas madali nyo makukuha yung isang image. Yan, pag nagmamadali ka. Paan pa natin. Pinababa ko po, guys, yung ratio para
hindi masama yung mga ibang kuha. Kasi pag mataas yan, nakuha na. 100% pati yung image na nakukuha. So, babaan lang natin ang opacity. So, next yan. Ayan siya, guys. Yan, sample natin. Yan, tapan natin. Yan. Ba? Yan. So, makuha natin yung image. Then, delete. Yan. Yan siya, guys. Madali siyang gamitin. Okay, next guys, yung magic wand tool. Magic wand tool, so magic lang. Change background agad siya. So, click natin yung magic wand tool. So, click mo lang siya sa isang basta dapat ano visible yung isang image tapos plain yung background niya para makuha nyo siya. Yan, ganyan siya guys. O, diba? Kasi plain yung blue kaya madali lang natin siya nakuha. Yan, yan yung magic wand tool. Delete lang, yan. Ayan, pwede nyo na siyang palitan. Pwede nyo siyang ilagay kahit saan. Tapos tayo sa craft tool. Ayan guys. So, cropping lang yan guys. Sa craft tool yan, kung ano gusto nyo i-size yung isang yung image, ayan, punta kayo sa pag na-highlight nyo na siya, pwede nyo siyang baguhin yung size niya. Halimbawa, picture image, 8x10, ganyan, 5x7. Yan, mas madali nyo siya makukuha mo makakrap. Then, crap. Yan. So, yung portion lang yan ng image natin, yung gusto natin makuha. Gamit yung crap tool. Yung crapper tool, guys, ito yung, halimbawa, yung image. Gusto yung palitan, lalo na yung, especially yung color. Halimbawa, itong bubong. Papalitan natin. Ito, kulay blue. So, drop nyo lang siya. Kung nakuha nyo na siya, saka nyo ipipaint, ipipainted, no? Gamit yung radial tool. So, ayan guys. So, napapalitan yung kulay niya. Gamit yung eyedrop tool. Ayan siya guys. So, madali lang siya. Path healing brush tool. Pakitan natin kung ano yan. Kung ano yan. So, spot filling brush tool, sample tayo mo. Draw tayo. Kasi mas kita siya. Ito yung pwede nyo siyang ilagyan ng kulay sa isang image. Lalo na pag hindi nyo gusto. Pwede yung isang drawing yan. Pwede yung bigyan mo rin ng ibang kulay. So, next tayo guys, yung spot healing brush tool. Pakita ko sa inyo kung ano yung spot healing brush tool. So, kailangan selective natin yung same color. Gamit yung black tool. So, same kulay ng kahoy. Para maalis natin yung itim sa yan. Makikita yung itim sa itlana yan. Maalisin natin siya. Same na siya ng kulay ng kahoy. Yan yung healing brush tool. Pansin natin yung mga spot
na black. Tayo ang do pwede naman natin yung patch tool. Kung ano yung gamit ng patch tool, so select tayo sa isang ayan. So parang same lang din siya nung healing brush tool. Undo tayo, undo. So, yan yung patch tool. So, select tayo ng isang kulay dyan, tapos ipat natin. Yung patch tool, yun yung parang in-crop nyo isang image na gusto nyo yung same as tsura din yung isa pa niya. Parang kinakapin nyo lang din siya. Content aware mode tool. And then the last yung red eye tool. Ito yung sa mga picture, lalo nung pagmuha tayong picture, minsan may mga red eye. Ayan, nakakalis yan. So, brush tool tayo guys. Yan yung sample ng brush tool. So back tayo, back. Brush tool. Yung brush tool natin, parang din siyang patch tool. Click tayo. So madali lang siya, diba? Visible na siya, hindi siya makita. So spot na black, so napalitan na siya ng same color niya. Para lang din siyang patch to guys. And then next yung pencil. Pencil o sketching. So, back muna tayo. Ayan. So, ayan. Yan yung pencil natin. So, draw tayo. Ayan. Ayan, guys. Yan yung pencil tool. Sa sketching, nagamit siya. Isa yung mga picture nilagyan natin ng sketch. Ayan.